try natin magluto ng banana muffin sa air fryer. Inihanda ko na lahat yung mga ingredients. Actually, matagal na akong hindi nakapagluto ng banana cake. Hindi ko nakabisado yung ingredients niya, kaya may kodigo ako dito. So, inilabas ko ulit yung aking kodigo na recipe. So, ito yung mga gagamitin natin. Meron tayong all-purpose flour, white sugar, may baking powder, may salt, may vanilla, may butter, eggs, yan. Tapos, may banana tayo doon. Tapos, yung mga gagamitin natin ng mga gamit is meron tayong mixing bowl. Tapos, meron tayong measuring spoon, may cups. Tapos, meron pa tayong sifter para sa flour dahil sasalain natin yung ating flour bago natin imimix. Tapos, meron tayo ditong spatula na wooden para matibay. Yan. So, tutulungan tayo ngayon ni Ate Kai Kai at ni Abby mag-bake. So, una, kailangan muna natin i-smash yung banana. So, si Ate Kai Kai yung nag-i-smash. Tapos nyan, ate, magugas ka kamay, ha? Then, imemelt ko muna yung butter natin. Nakalimutan kong banggitin sa inyo kanina to, yung chocolate chips. Gagamit din tayo nito dahil magdadagdag tayo nito sa banana muffin natin mamaya. Sasalain muna natin yung ating all-purpose flour na 2 cups. So, ito. Kunin mo yun, ate, yung measuring cup. 1 cup. So, 2 ganito ang sasalain natin. So, hawakan mo, ate, ganyan. Tapos, ilapit mo dito. So, ang susunod, tapos na natin sinala yung ating harina. Kunin mo, ate, yung banana natin. Tapos, ate, ibuhos mo dito yung butter. Ito, butter. Ibuhos mo dito. Sige, lahat. Ayan. Ilagay na natin yung ating So, kailangan natin ng 1 cup na sugar. So, lagyan na natin ng ikaw maglagay. Dahan-dahan na. Tapos, i-mix na naman ulit. Tapos, maglagay tayo ng vanilla. Yan. Tapos, baking powder. So, maglagay din tayo ng baking soda. Okay, so kung na-mix nyo na lahat ng mga ingredients, imimix na natin ngayon or idadagdag, padahan-dahan yung ating flour. So, kapag na-mix nyo na lahat, i-add na natin ngayon yung chocolate chips. Ito.
gagamitin natin eh. Yung binili ko na parang molde. Pero lalagyan pa rin natin ng mga paper cups na ganito para magamit pa rin natin 'to. So, gagamit tayo ngayon ng ice cream scoop para pang serving spoon natin sa muffin. So, ganyan na muna para ma-observe natin kung maluluto ba siya o hindi. So, yung temperature niya, isiset natin sa 180. And then, try natin yung 30 minutes kasama na yung pag-preheat niya. So, naluto na siya, guys. Itong itsura niya. Kailangan muna nating makita kung naluto ba pati yung ilalim. So, sa tingin ko, medyo nasobrahan siya ng temperature. Siguro, babaan natin yung 180 degrees Celsius. So, ito yung ilalim niya, oh. Nakikita talaga na basa pa siya. Yan, basa pa siya. Makikita naman kasi dito, oh, basa pa siya. So, kailangan siguro natin lutuin talaga sa oven para sigurado tayo. Kasi kung hindi, masasayang yung effort. So, trinansfer ko yung mga muffins dito mismo sa oven. Kasi parang feeling ko hindi talaga siya maluluto doon sa air fryer. Tapos madami pang mga natira na dapat lutuin. So para one time na lang, dito ko na siya diniretso. So lahat ng mga muffins na yan, nasa 20 pieces yan. So pwede pang dagdagan. So ayan na yung itsura ng ating muffin. May kinuha na ako ng dalawang muffin dito kanina. Yung niluto natin kanina sa air fryer, kinuha ko yung dalawa kasi para masubukan ko kung luto na yung ilalim. So, medyo okay naman. At masarap siya in fairness. So, talagang makikita mo na dito kapag niluluto talaga sa oven, talagang nag-expand or tumutubo talaga yung cake compared doon sa air fryer na medyo hanggang dyan lang. Kasi same lang naman yan sila ng gamit nung nilagay ko. Kasi mineasure nga natin through the yung ice cream scoop. Pero makikita mo na yung iba is talagang tumubo. So hintayin na lang natin. I think mga 10 minutes pa. Then pwede na natin tanggalin. So, luto na yung ating muffin.
Hayaan na muna natin na lumamig dahil mainit pa. So, itong mga medyo brown, super brown, ito yung niluto natin kanina sa air fryer. Nilagay, niluto ko lang din ulit kasi ngayong ilalim hindi pa luto. Pero okay lang yan kasi ako mahilig ako sa mga ganito, yung talagang super luto, yung sunog. Kasi crunchy siya. So, tingnan natin kung naluto din talaga yung ilalim. Malapit ko nang makalimutan na ipakita sa inyo kasi tinikpan na nila yung banana muffin natin at sobrang sarap dahil sa chocolate chips. So, ganyan yung ilalim niya, oh. Lutong-luto siya. Yan, napaka-moist. Sobrang sarap. Sakto lang yung tamis at naging mas masarap siya dahil sa chocolate muffin. So, ito na lang yung mga natira kasi kinain na ng family ko. So, buti na lang naalala ko na i-video ko pa pala. So, yan. Yeah.